Nipos Dark ba ng miniskating? Evos naman. Babanyo ba yung Luna? O papakawalan nyo? Let's see. Batrider second pick nila. Evos is a Indonesian team, mga tropa. Okay? Eto na. 10 seconds remaining. Steady pa rin, mga tropa. Eto na. Meepo. Sila na mismo yung nagban ng Meepo. Mga pare. Kay Mineski naman. So, pwede pumili ng Luna yung Mineski rito, ah. Or baka pwede rin i-block pick ng Evos. Kasi sila yung unang i-pick sa second picking pace. Abangan natin yan. Second ban, na, I mean fourth ban na Mineski. Still, pinag-iisipan nila. Alchemist. Lifestealer. Given yung Batrider, mga chong. Pwede rin. Kaso pag Lifestealer, pwedeng i-disrupt ng Shadow Demon yung titirahin ng Lifestealer. Kaya medyo gusto rin nila mangyari yun. Plus yung Demonic Purge can go through yung range ng Lifestealer, kaya palag-palag yan, I think. Ay, Lifestealer nga yung binan, mga chong. Palag-palag nga, pero still, mahirap na. Iwas na rito. Kesa naman tankin nila, third pick ng Evos, inaantay natin. Mga tropa. Mm-hmm. 10 seconds remaining. 10 seconds. Black pick nga, tama. Kaya din nila binan. Ayun lang yung pinaka-reason kaya hindi mo ban yung Luna. May Shadow Demon yung kabila. It's either you'll pick it or you'll ban it. Di nila binan, so sila yung pumik. Mga chong. So ito, third pick ng Mineski. Anong panagot nyo? Next Assassin. Dalawang core pa yung need nila. Mid tsaka yung Carry Hero. While for Evos, isang support tsaka yung Mid Hero dito ang kailangan nilang kunin. Fourth pick ng Evos. Sinantay natin. Ito na. 12 seconds. 10 seconds. Reserve time next na. 5 seconds remaining. And their pick is going to be... Ito na, mga chong. Ayaw rin sa akin mag-download nun eh. Ah, ito na. Ito na, guys. Anong video ano nito? Saglit lang, ah. Paano ko malalaman yung video file name? O video ano? AVA ba to? MP4? Eto, MP4 nga. Okay na guys, okay na. Bounty Hunter, 4th pick. Ako na mag-upload. Bounty Hunter yung 4th pick. So, Disruptor, Bounty Hunter. Eto yung dalawang hero ni Axel. Okay? Disruptor, Bounty Hunter. Eto, pinili na namin ni Eski. Kayo nila mag-set, ha? Ako mag-upload kayo mag-set, ha? No. Ako mag-upload kayo mag-set. Pero ito, 4th pick na Mineski, yung core. Kailangan natin makita, Dragon Knight nga. Bigyan mo kami ng Dragon Knight, man, for real. Hinaantay natin. Hindi ko nga alam kung disband na MVP Phoenix, pero sigurado naman na bubulit ng team yun. Baka sila Ryzen. Sila Ryzen, sila Doctor, yung mga team to nila. Baka yun napapasukin nila. Kasi, guys, sanay naman sila ng ganun, eh. Actually, si Dubu, yung naging core nila na support, used to play for a team 2, yung Hot 6. So, I think palag-palag naman. Eto, Juggernaut, yung 4th pick. Outworld Devourer, pwedeng-pwede pa rin. If gugustuhin dito ng Mineski. Pero, nasa kanila yan, 5th ban. 1-0 na in favor of the Filipino team. So far, 3-0 yung Filipino teams ngayon. 6 na laro. Yung Filipino teams at the moment, 50% nakukuha na nila and they can possibly go for the sweep against these three teams given best of two nga yung mga series natin. Fifth ban ng Evos. We're still waiting. Eto na. Reserve time, 10 seconds. Pinag-isipan maigi. Outworld Devourer, man. Ban mo na. Or possibly Tinker. Tinker, Outworld Devourer, pare. Seryoso. Pero eto, Outworld Devourer ngayon binan ng Evos. Ay, pwede download mo na dyan, Sel. Download mo na dyan. Pa-download mo na sa kanya. Para habang ina-upload ko, pwede. Eto, pack. Ha? Sa Twitch. Sa Twitch. Oh, lagot mo na lang ulit. Hindi, paano mo na? Eto, pack. Fifth pick. Incognito. Oh, incognito mo pa-download.
Eto, 5th ban ng Mineski, yung pack out world devourer ngayon binan ng Evos dito. Tama tayo, mga chong. Saglit lang, mag-upload lang tayo sa YouTube kasi hindi maka-upload na rekte. Para sa ating mga YouTube learners dyan, guys, ito, ina-upload ko ng game 1 kahit na medyo kahirapan. Aha, video. Hindi. Yung sa labas, yung preparing, antayin mo lang yun, men. Properties. Eto nga yun. Ito na yung 5th pick. Inaantay natin. Mga tropa. Mineski. What is it going to be, mga tropa? Isa pang core. Kailangan nyo may damage. Ayan, Queen of Pain. Anong build na yan ng mga Queen of Pain, lo? Blade Mail, kahit mid. Mid Queen of Pain, PM. Okay. Aghanim's Doctrine. 13 lo yung dulo. Eto na. 5th pick naman ng Evos. 4 seconds remaining. 3-2. Invoker mid. So, Luna, Invoker, Disruptor. So, basic. Mga tropa, basic. Basic dito yung laning ng Team Evos. Team Ubus. Hindi Evos, si Ubus. Kanina team wipe sila dalawang beses. Yung instant replay natin na nakuha kanina, si Alo hindi pinalala sa akin eh. Instant replay natin eh. Pero ito, steady pa rin. Ito Alo, pass ako sa'yo. Aha, ito. Ayan. So in-game, mga chong, there you go! Ayan na, okay na. So palag-palag na to, mga tropa. So game. Oy, yung keyboard ko. What the fuck? Yan. Si Tuhoy Disruptor, si Francois Invoker, Avil Batrider, Illogic Luna, Dark Otter on Bounty Hunter. Sa kabila naman, Bimbo Queen of Pain, Miracle Juggernaut, Ninja Boogie Shadow Demon yan. Siya yan, mga tropa. Oh. Diba? Eddie Wow. Tapos si Jules on Nyx Assassin. Support Nyx Assassin. Offlane Underlord ni RR. Okay? Look at me now, bitch. Sabi rito. Ng Shadow Demon. Ayan. Easy. Easy Shadow Demon. Easy life. Ayan na. Game na tayo. Report him. Ano bang problema ng Indonesian team na to? Ayan na. Tuloy-tuloy na tayo. Yung cameraman natin, nakafocus kay Shadow Demon. So, ito yung Invoker. Naka-smoke of this yan, mga tropa. Pero ito, tuloy-tuloy na tayo. Mga chong, yung cameraman natin sinarot pa. Okay na? No? Preparing? Okay. Ha? What recording? Highlights, men! Ayan, gitna. Ayan, tayo mo na yan. Wala pa? Ayan na? Meron na? Meron na, no? Okay, ano men. Tiray mo na yan. Pero ito, Smoke of Deceit from Mineski. Nag-download na? Ah, sige, sige. Ayos na yan. Hindi mo na kailangan i-upload yan, ha? Ako na nag-upload. Pero ito, si paring Mineski, Smoke of Deceit. Ito, gusto nila kunin yung bounty rune sa may Radiant Jungle. Pero alam ng Evos itong discard nila. Oh, alam nga ba? Ito na si RR, ikukulong pa. Ayan na yung kulong. And then yung tago, Queen of Pain at saka Nyx Assassin nandito, Impale. And then yung normal attack, First Blood, too easy for Mineski, mga tropa. Queen of Pain pa binigay, Bimbo again with the advantage dito early. And he'll be getting yung bounty rune pa. So Mineski, isang mabilis. Nyx Assassin ko, nakita ko yung Nyx Assassin mo. Nakita ko yung nagsasasin mo. Steady, mga chong. Sa gitna yung Queen of Pain. Kyop ni Bimbo. Bot lane naman, Underlord ni RR versus Disruptor, pati itong Luna ni Illogic. So, top lane, Batrider, Juggernaut, tsaka yung Shadow Demon. Sa gitna, nang gugulo yung nagsasasin, pati itong si
bounty hunter ni Dark Otter, okay? Kaya steady goaltend lang kayo dyan. 0-1 pa rin in favor of Mineski. Denied. Ito. Darkseer, bounty hunter. Meron sentry ah, kaya mahihirapan siya ron. Top lane naman, Batrider versus etong si Juggernaut. One of the favorite heroes talaga ito ng Mineski, yung Juggernaut. Kitna, ayan, ginuna yung Kyop. Pero hindi nila napatay, mga chong. May early advantage siya kasi nakakuha siya ng First Blood pati yung Bounty Rune. Let's see nila kung paano niya ikakapitalize yan. Yung manok on the way na. Pero kailangan niya mag-ingat dyan. Francois on Invoker, delikado rin yan. And then yung Bounty Hunter, eto na. Eto na yung last hits. One hit. And then yung cold snap, muntik-muntik pa ang kuya mo rito. Ayan na yung bote ni Bimbo. Ay hindi, hindi siya nagbote muna, wala pang pera. So what he did was, eto muna nga salve ng kuya mo. Pero bumabalik rito ah. Bumabalik yung Bounty Hunter. Eto, Dark Otter. And then RR naman bot lane, kita mo yung CS niya. And ang imba kay Underlord, di nga lang marunong si Michael Sumil. Pero eto, kapo nag-Underlord, hirap na hirap ang kuya mo. Aha. Guys, yung Revlon natin babalik ng February, okay? Kinaklaro ko lang kung sino yung mga partners natin at yung pamimigay natin. Once na maklaro na yon, tuloy-tuloy na ulit tayo, okay? Pero so far ngayon, inaayos pa natin yan. February ang pagbabalik ng ating Revlon Top 10 Monthly, mga chong, okay? So ito Luna, si Logic, tsaka si RR, andito rin. Bounty Hunter, umaba na rin. Ang hirap igank nito kasi makunat din. Tapos meron siyang Pit of Malice. So malilimitahan yung galaw mo. Once upin, kahit mag-gank mo siya, bagsak ng Pit of Malice, baka ikaw pakapatayin. Pero ito, speaking of papatayin, Invoker, ginang sa gitna ng nagsasasin. Si Jules dito, may blink in ba si Bimbo? Aasim ba? Hindi. Safe ang kuya mo. Kung dating Bimbo yun, automatic. Blink in na kagad. Aha. Sa baba, Underlord. Kakasabi ko lang, Min, na mahirap kang gankin. Pero ito, napatay ka sa bot lane. Nang Luna Disruptor, pati Bounty Hunter, yun lang. Mm-hmm. Steady. Francois, ayan, Ibos. Ibos Lords. Ayan na yung Queen of Pain, lumingin na. Nandiyan din yung Nexusasin, pero may EMP, pati may nag-TP na. Andito rin yung Disruptor, pati Bounty Hunter. So, Luna sa baba, solo na lang siya pero magro-rotate na rin etong tropang Disruptor. Ayan na naman yung Queen of Pain. Impale, sobra sa asim. Fairy Fire, pero still Invoker will fall. 2-2 yung score natin. Jules sinahabol dito. 1-4-1 yung nangyari sa gitna. Parehas mid lane pero naunang mamatay etong Invoker. So Jules, may glimpse back ba? Walang mana yung Disruptor, plus andito na yung Queen of Pain. So easy bote, easy life para sa next assassin. Ay, glimpse back, yun lang. Lalakad ka talaga. Gamit talaga ng blink dito. Nagkaroon ng mana bigla yung Disruptor para makapag-glimpse. Yun lang. So tuloy-tuloy, Jules. Eto ah. So Carapace. Steady Ninja Boogie ito. Yung Revlon nyo ngayon guys, pwede nyo gamitin for giveaway yan, okay? Pwede nyo gamitin for giveaway. Kaya stay put lang kayo. Pero ito, Miracle with Juggernaut. Yung CS natin lamang yung Juggernaut 27-13, followed by Luna and then Underlord. Maganda pinapakita ng offlane Underlord ha. Yung Batrider sa gitna, 10-0 lang, mga chong. Dark Otter, Bounty Hunter, pero hindi niya magagawa yan. Alam niya may Blade Fury. Kahit na Jinata hit niya yan, automatic yung ikot ng Juggernaut. Basic yan. Shoutouts ka pala kay Mikan Senpai. Welcome to our stream. Kay Ate Angelica. Eto, Batrider. Kasama itong si Darkseer. I mean na Bounty Hunter na merong go. Anong immortal yun? May immortal siya ito. Gusto ko yung immortal na to eh.
So, 2-2 yung score natin, guys. After this series, meron tayo Happy Feet versus yung Australian team, sila Godot. And then, bot lane, eto na naman, naka-Thunderstrike siya, RR. Last hit or TP out, nakapag-self pa ang kuya mo. Jumujuk sa 3 lines sa kuya mo, pero still, eto na yung Lucid Beam. And then, yung last hit, Illogic on Luna, killing that Underlord once again. And then, bot lane naman, eto, top lane na lang, I mean, ginugo nila yung Batrider, pero nakapag-Firefly pa alis yun. So, yung Underlord na namatay, 3-2 in favor now of the Indonesian team. Yung napapansin ko ngayon na lahat halos na laro natin under 30 minutes, no? Sobrang mabilisan lang. So, I don't think if... hindi ko sigurado kung good o bad thing yun. Pero I think that's good thing given actionan kagad. And, bihira natin makakita ng long game pag may mga Naga Siren, yung mga nag-i-stale talaga. Pero so far, poor early yun ay kita natin. So, Luna, nagpa-farm pa rin. Queen of Pain naman ni Bimbo. Anong first item niya? Oh, blink in ang kuya mo. Yung impaling dito, mama. Scream of Pain. Pero yung normal attack ng Kyop. Tapos inoonic wave na sa likod. Ang kuya mo, Invoker. So, siya dapat yung mag-initiate with EMP zoning out. Pero still, blink in bigla yung Kyop. Hindi niya inaasahan yun. Wala pang Vendetta. Wala pang Vendetta rito yung... Next assassin nun, pero still they were able to get that one. And then ito na yung Batrider. Kukuha na sila rito ng stack, mga chong. Ang hirap na rin mag-stack dyan kasi every odd numbers na 1, 3, 5, 7 minutes doon na nagkakaroon ng creep. Nag-e-spawn yung creeps, mga chong. So, jungling wise medyo mas okay. Hindi mas okay, mas comfortable yung dating patch, mga chong. Pero still, tingnan ko paano sila mag-a-adapt sa current changes, okay? Pero ito, bot lane na naman. Napatay nila yung Luna. Gumank na yung assassin again. Without Vendetta. Killing someone. Yung effectiveness ng next assassin dito. Mamaya, do-double pair. Pag nagkaroon na ng Vendetta, mga chong, 3-4 yung score natin. Luna ang napatay bot lane. Yung Batrider rush dagger siya rito. Abangan natin kung he'll be getting that one. And then si RR, ito, mga chong. Steady goaltend lang. And yung Luna natin. And then, itong si Batrider. 3-4 yung score natin, mga chong, ha. Ayan na si Mecha, si... Let's see kung parang diskarte. Tier 1 tower lang. Steady lang, mga tropa. Mineski versus Evos. Proto-attack up, mga tropa. Okay? Yung WESG natin, this coming Thursday pa yata yun. Okay? Hanggang Sunday. Thursday hanggang Sunday yun. And then after that one, magkakaroon tayo ng Star Ladder Qualifier Southeast Asia for about a week siguro. And then after that, magkakaroon na rin tayong tournament, yung DAC qualifier. So, tuloy-tuloy talaga. May Dota Pit pa nga eh, pero I don't think makakasko pa yun, mga chong. Pero maganda rin yung Dota Pit, nandun yung Faceless. Natalo yung Mineski at saka Execration dun sa Dota Pit qualifiers. Jules, nag-aabang rito. Yung Bimbo Kyop, Hill Goat, Midas, first build. Hindi nag-Blade Mail ang kuya mo, Midas. Ang ginawa rito. And then Batrider naman nagfa-farm pa rin. Ayan nga si Avil. So passive farming for both teams. Three-four yung score natin. And then ayan yung Invoker, Tornado, nakapag-Vendetta. Nakapag-Vendetta yung Phoenix Assassin, saktong-sakto. Grabe! Manginis yung Phoenix Assassin, mga chong. Pag di mo siya initiatan, ikaw yung wawakwaki niya. Pero pag initiatan mo naman siya, either Carapace or Vendetta. Yun lang dito, 3-4 yung score natin. Ito na nga, kakasabi ko nga lang. Pero may sentry yata, kanyang sentry yan. That's the question. Yung Kyop, papunta na. Impale ba to? Or hihit pa siya? Ayan, hihit. And then yung impale. And then yung Kyop, Sonic Wave. Ang ganda naman nun. Pumasok sila sa Static Storm, pero still...
they were able to get in over already and papalagpuyok-yok dito. Ayan na, Scream of Pain, double kill. And then eto na yung pangatlo, Queen of Pain doing the work there. Bimbo in assistance of next assassin. Triple kill, well played ang kuya mo rito. Lords, maganda yun for Mineski. Maganda yung Luna naman. Nagfa-farm pa rin dito. Ang first item niya, Dominator. Mga tropa. Okay. Steady gold, Teb. So, habang wala pang nangyayari dito, let's see that play kanina na ginawa ng Queen of Pain. Ayan yung next assassin. Siya yung ininitiatan, pero nakapag-shrine siya. Akala bumak na siya eh. Pero hindi, nag-shrine lang pala. Hit ng Impale, and then Sonic Wave kagad ng Kyop. Blink in Scream of Pain, killing that invoker. Akala nyo tapos na, napatay nila yung assassin, pero pumalag yung Kyop, nandiyan yung backup ng Ninja Boogie Shadow Demon. Second to fall, yung next, yung Disruptor, and then yung last is yung Bounty Hunter dito. All from Evos, triple kill para dito kay Queen of Pain, mga tropa. So that commercial for Instant Replays brought to you by Esports Overdrive, pero hindi pa tayo tapos. Eto, may nahook. I mean, laso. Yung Shadow Demon. Nayari dun. 5-7 yung score natin. In favor of Mineski na. Tapos nag-farm pa ng tuloy-tuloy. Ito yung Juggernaut. Asan yung Juggernaut? Steady. Juggernaut already with Dominator plus 1.6k gold. Yung net worth natin. Steady. Mga chong. Net worth. Eto. Lamang yung Kyop. Tsaka Juggernaut. Followed by Luna. And then yung Underlord. May farm din dito. Mga tropa. Smoke of the Sith. Luna. Delikado. Nagfa-farm. Ayan na. Demonic Purge kagad. Tsaka Omnislash. Wala nang intro-intro, hindi na inikutan din. Nakapag-glimpse back pa, pero still, Luna did fall, mga tropa. Isang mabilis, miracle rotation. Resulting into that kill, mga chong. And then, gitna, invoker ito kasama yung bounty hunter niya. And yung tornado, may ikot-ikot pa yan. Easy, ikot-ikot, easy life. Pero yung lasso, eto, nakatrack din siya. And na yung Queen of Pain! Sonic Wave na naman! Pero itong Bound Batrider yung tinamaan. Sa likod, next assassin nakapag-carapace. Let's see kung paano yung Micro na gagawin nila rito yung Batrider gustong kunin. Neto, ang gandang Scream of Pain, pero naman din yung next assassin nila. Invoker, nakapag-salve na. And then Miracle, wala nang ikot-ikot yan. And then nakatrack pa siya rito. Healing Ward, Eclipse, binigay na. Ayan, na ikot-ikot. Tornado, did not connect. Given nga yung Blade Fury dito. EMP, walang napatay. And then eto na yung Underlord. Wala silang mana lahat. Pero good thing naman yun, kasi wala rin namatay on the side of Mineski. So magandang galawan dun. Talagang inaasim na ni Bimbo yung Batrider. Makakawala na yun eh. Mga chong eh. Matik yun eh. Dire's middle tower is under attack. 6-9 yung score natin. Yung paboritong number nyo, mga chong. Any score natin, 6-9. Ayan na yung laso ng Batrider Underlord na makulat. Hindi siya natago. No Shadow Demon, ayan yung tago. Pero siya yung namatay dito. And possibly two of them will be killed. Ayan si RR, pati si Boogie. Tropa ang gandulo. Pero yung nagsasasit counter initiation. Eto na yung impale, tumama sa Luna. And then yung Scream of Pain. Namatay kagad yung Luna rito kasi dito rin yung Juggernaut. Batrider hinahabol. 2-for-2 at the moment. Umawi yung Mineski. Di pa tapos si Bimbo. 3 heroes down. Eto na may pang-apat. Invoker, pero they won't chase for that one. Initial 2 kills in favor of EVOS. Pero yung counter 3 kills for Mineski, effectively done. Given yung backup ng Queen of Pain ni Bimbo, mga chong. Parang Dota 1 na pinapanood natin dito. 8-12 yung score natin. And after his Midas, he'll go Lincoln's next build for Queen of Pain. And then yung Omnislash, yung Invoker, hindi ready. Yung kanyang Ghost Walk doon, and he was killed by Juggernaut in assistance of this Jewel Snake's Assassin.
Tingnan nyo ni Sasi na MVP to, seryoso. 2-2-9. 9 assists kagad. Ito nga ni Sasi. So, 11 out of the 13 kills na meron yung Mineski, kasama lagi yung Knicks, mga chong. Ganun ka-effective yung ginagawa. Support ni Sasi niya, hindi offlane. Support ni Sasi. So, tuloy-tuloy lang, mga tropa. 8-13 yung score natin. Juggernaut item is going to be, I think, Manta. Seryoso, I think Manta. Radiant's bottom tower is under attack. Aha. Oop. What the fuck happened? Eto na. Ha? Oh, keyboard. Ayan na, mga tropa. Yung Darkseer, ginugo na rito. Ay! Unstoppable already. Para kay Bobimbs. Bobimbs, aray ko! 8-14 yung score natin. Steady, mga chong. Ayan, nakikita nyo nangyayari at the moment. Diyos ko, Lord, parang diskarte dito. And may laso. Paano magkakapatayan? Inaabangan natin. Sonic Wave ng Queen of Pain. Grabe naman this Mineski. Yung power sa likod. Yung power sa likod. Aha. Parang discard dyan. Saksak ka na mahugot. Saksak. Ay, out power. Ha? Steady Goltep lang, mga tropa. Let's see what will happen. Aha. Steady lang, saglit lang. CR lang ako, mabilis. CR mabilis. Mga chong, ano nangyari? Ah. 10-20 yung score natin. Ayan na, okay na. Hinahabol dito. Oh, yung Disruptor! Diyos ko, Lords! Scream of Pain ng Queen of Pain. Hindi nakita pero hahabulin yan. Naka-haze ba yan? Hindi naman naka-haze eh, pero wala nang pupuntahan yan. Scream of Pain ulit. Ayan na, nagkakitaan na. May sipon ako, di ko alam, magkakasakit pa yata ako, guys. Magkakasakit pa yata ako, pero tuloy-tuloy pa rin. Ayan, yung next assassin, 10-21 yung score natin. Nagkakahabulan dito. Steady Goldem lang, mga tropa.
Ayan, tuloy-tuloy lang si Merakel nagpa-farm. This game number 2 ng ating best of 2 series. So, unang game, nakuha ng Mineski. And now, looking like, Mineski is going to take this one. Item check tayo, Disruptor, Tranquil Boots, pati Magic Wand. And then, kay Invoker naman, Face Boots at saka itong kanyang Urn at saka Drum. So, sobrang hirap ng Invoker, kakagang Unix Assassin. Batrider, Blink Dagger pa lang, Luna, merong Dragonlance, Helm Dominator, and then Payasha. And then si Bounty Hunter, Arcane Boots, at saka itong kanyang Mechanism. Sa kabila naman, kita mo yung item ng Pain Blade Mail nga, kasama yung kanyang Midas, pati itong Lincoln Spear. Juggernaut, Manta Style already with Dominator, and then Shadow Demon, Hard Support. Siya yung kumakargo muna lahat ngayon, only with the Arcane tsaka Windlace. Tapos Nyx Assassin, Blink Dagger na. And then on his way to a Yule Scepter para kay Jules Tito. Underlord naman, Guardian Grips, next build is going to be etong kanyang Blade Mail din. So kailangan mag-ingat dito ng Evos. Steady, 10-21 yung score natin. Ayan na si Jules. Glimpse back. May sentry nga kasi. Pero hindi siya nahuli dun sa Static Storm. And then, eto na yung kanyang Spark Carapace. Pero still, limang heroes ng Evos nandiyan para sa isang next assassin. So, good thing for them. Nakakuha nila yun. Pero yung kapalit, sobrang laki din. Given yung lasso, kinumit din on that next assassin. Tier 1 tower bot lane, next target. Eto na yung Luna. Pero papalag yung Mineski dyan, guys. May item yung Queen of Pain. And mayroong manta itong Juggernaut plus yung Death Pit of Malice tsaka yung spam na itong ni Underlord. So wala na silang creep wave. Isang mabilis lang yan mga chong. And then yung Bimbo Queen of Pain, nag-aantay lang rin dito mga tropa. Ayan na si Merakel, blink in. And then Omni Slash, na solo pa yata ng Luna na mag-blink Fury pa. Mamatay ba? Hindi. Yung move speed, Pit of Malice sa tatlo. And then yung Queen of Pain, ayan na nga. Disruptor, unang namatay, may Darkrift pa rito. Solo Darkrift sa sarili kasi alam niya, kayang-kaya eh. TP out by Invoker, hindi nahuli. So, Disruptor lang namatay for Evos. Good thing po rin para sa kanila yung mga tropa. Okay? So, walang problema yun. Hinahabol itong Bounty Hunter. Pero hindi, wala na siyang Vision. Kaya out na yan. Illogic. Magmamanta style pa lang dito. So, pahirap ng pahirap to lang kasi nagkaka-item na yung Mineski. Next item ni Queen of Pain is going to be Octarin Core. Underlord naman, Blade Mail. Okay? Eto na, yung laso. Diyos ko Lord, Ninja Boogie. Nakapag-style disrupt pa. And then yung Carapace, grabe naman sa posit. And then yung Eclipse na bigay, may Shrine pa rito, Mineski. Hindi familiar territory to. Andyan pa Invoker, Tornado, and Merakel will fall. Three heroes dead. Yung engagement nila near the Shrine and yung Eclipse na pabigyan pa rito. Eto na yung pang-apat. Yung Underlord, Pit of Malice sa apat. Pero yung punan niya, hindi ganun enough versus five heroes. Apat ang namatay on the side of Mineski. 15-22 yung score natin. Roshan naman, next target ng Evos. So palag-palag pa to, tuloy-tuloy pa to. So Roshan, kinukuha na. Steady golden pa rin. 15-22 yung score natin. Evos Gaming is doing it. Ayan yung Roshan. Pero si Bimbo, nasa likod, maispada na siya nung Bounty Hunter. Ayan na! Impale sa tatlo. And then yung Aegis, mauli ba? And then that wombo-wombo, Sonic Wave, Disruptor ult. Pero still, nakuha na rin yung Aegis. Napatay nila si Bimbo. Pero let's see kung paano discard na Mineski. Luna, nakuha nila. Next to fall, ang gandang impale na naman. Pero asan yung damage? Francois, Invoker will fall. 10-2-4-2. Disruptor, hinahabol yung Assassin. Eto ni Underlord, nahuli na dating. 3-4-2. Glimpse back pa rito. So wala nang habol. Merakel, may Blink Dagger. Aasimin yata mga tropa. Ayan na, Blade Fury. Pero out na. 3-4-2 yung nangyari. Plus yung Stolen Aegis, I think that favors tropang Evos din mga chong. Ready?
under attack. Aha. Dire's top tower is under attack. Ayan, 18-24 yung score natin. Palag-palag naman yan. Radiant's middle tower is under attack. Shoutouts ka pala kay Ishii. Hi Ishii. Nandiyan ka pala. Isang monitor lang gamit ko ngayon eh. Ngayon lang ako nag-double mo, nakita yung chat. Kaya nandiyan ka pala. Shoutouts kay Ishii. Do follow her at twitch.tv/ishii001. Okay. Eto. Palag-palag pa to yung network natin. Umaangat na. Papuntang Evo side. Yung XP ganun din. Yung Queen of Pain ni Bimbo. Namatay na rin. Finally. Tatlong beses na namatay yan, pero still yung momentum nasa kanya after nung first two deaths niya. And then eto ni Nexusassin spotting etong Luna, pati yung Disruptor, mga chong, on the way na pababa. Etong Queen of Pain may nakasalubok, Bounty Hunter. Let's see kung paano diskarte Luna yung gusto ng Nexusassin, pero hindi, pinakawala na Disruptor na lang daw. Static Storm, mapapigyan ba? Glimpse back kay Kyop, pero still mamamatay siya rito, mga tropa. Parang discard na Mineski. Tier 2 tower, it's time na ba? It's time na ba for the tier 2 towers? Any Dark Rift? Saan sila pupunta? Sa gitna? Bounty Hunter na ako, wakita nila? Pero hindi, nakatakas na tier 2 tower. Mid na lang. Dito. Ayan na, may blinkan yung Queen of Pain. TP out by Illogic. Pit of Malice. Barely connecting dun. Pero still, nakatakas pa. Etong hero, hero dito, kaya out na ang kuya mo. Tier 2 tower gitna. Ayan si Merakel. Kumukuha na ng mid tower. Top naman, nakuha na ng invoker. Split pushing with his Forge Spirit. Ano nung item ng invoker? Nagka-item na yun eh, no? Ay, wala pa. Talagang purong puso lang. Pinapakita ng invoker dito. 18-25 yung score natin. Dire Courier killed pa. So, ang daming ginagawa ng Evos at the moment. Game number 2. Ayaw nilang palagpasin to. Aghanim Scepter na. Etong Invoker. Kuya Nick, ano na ang kaganapan sa game? Pareto. Napapakinggan mo naman ako, diba? 1-0 naman lamang yung Mineski. Pero itong game number 2, after a great start na Mineski, nakakabawi na itong Evos with their Invoker Luna strat. Mga chong, okay? And then yung Luna. Ito may Manta style. Next build is going to be Skadi. Hinahabol yung Kyop. Nag-link and pop na, and then Static Storm, Blade Mail pop. Merong pag Sunstrike dito, so si Bimbo, he won't survive. Mga tropa, mag-isa siya ron, and nahuli siya ng Evos. Apat nandun, mga tropa. So mukhang mag-1-1 yata tayo, pero papa-octalin ko na yung Kup, ha? May laso pa. Itong Batrider, if kakailanganin. Tier 1 tower bot, next target dito, isang mabilis na lang yan. Hanggang tier 2 yata yan, given 60 seconds mo bago mabuhay yung Queen of Pain. Anong tournament po ito? Pare, it's the Pro Dota Cup, pare. Pro Dota Cup. And then, ito na. Mineski. Paano nyo i-hold to? Kanina, nag-hold yung Evos. Ang tanong, paano naman kayo mag-def on your part? And then, tier 2 tower top naman yung ini-split ni Merakel. Tuloy-tuloy to. Para sa Evos, meron pang Alacrity sa Luna. Asa ni Impale? Ayan na yung laso ng Batrider. Nakakarapace yung Assassin. May Scepter muna rito. And then, ayan na yung laso. 4 stop. And then, yung Invoker Sunstrike. Di na kinailangan. Nakapag-tornado pala yun. Akala ko yung Scepter. Pero sa likod, eto si Merakel on Juggernaut. Nakatrack siya rito. And then, yung Eclipse ng Luna. Underlord, nag-Dark Rift. Meron pang Defensive Disruption of the Slash Pop. Ayan na ngayon, Dark Rift. Walang namatay. On the side of etong Evos Gaming. So they were able to get that Assassin pa. So slowly but surely, the Indonesian team is doing it, mga tropa. Diyos ko, Lords. Parang diskarte. Parang next strat. Network, man. Ayan na, pantay na. Mineski at saka Evos. Yung XP, lamang pa rin yung Mineski at paano. Octa rin, core na rin yung Queen of Pain. Pero ang tanong, kaya ba nilang tapusin ito? May scan na yung Luna. Yung Juggernaut naman, nag-Maelstorm siya together with Blade Dagger and then Manta Cell Dominator. So will it be Invoker Luna or itong Queen of Pain tsaka Juggernaut?
Aabangan natin yan. Eclipse back, pero binubog na yung Bounty Hunter. Nakapag-Ripsonic Wave. Did not connect. And then ito, hinahabol pa rin nila yung Bounty Hunter. Naspatan pa nila yung Batrider. Nag-BKB kagad ang kuya mo. Pero ito, binubugbog na. Hindi nakapag-blink out. So, Batrider will fall. Nag-cooldown yung kanyang Blink Dagger nung na-shadow poison siya. Ayun na nangyari dun. Nag-BKB pa siya, mga tropa. Pero grabe yung strength position ng Evos. Ah. Hindi niya binibigyan ng momentum itong Mineski. That's what they're doing at the moment. YouTube Lords, pre. Okay na? YouTube Lords. Yung game 1 natin naka-upload na sa ating YouTube page. Okay? youtube.com/wombo x combo. Nandun yan. If hindi niyo pa napanood, just go there, mga tropa. Okay? Pati yung title, hindi ano dyan eh. Ha? Pati yung title. 2026 score natin. Ayun, nakapitas. Yung Bounty Hunter napatay ng Mineski ron. Nasobraan sa gala ang kuya mo. So, defensive use, pantanggal track. Kaya palag-palag na yan. Yung Kyop pare si Bimbo. Mineski versus Evos Protota Cup. Ah. 2027 yung score natin dito. Yan si Miracle. Meron siyang ano rito next item niya yung Mjolnir. Mjolnir, pare. Kasi he'll be buying ayun na, kompleto na. Bumili siya ng Hyperstone eh. Smoke of Deceit, Mineski, is this going to be it? Babalik ba yung momentum sa laro nyo? Evos pare is oy, ayan na yung Carapace. Sinamaan na naman yung Batrider. Hindi siya na mag-BKB ron. Tornado ni Invoker. Too late. Plus yung gem na kuha pa rito na Mineski. And then eto pa yung isa, Disruptor. Good thing for him, nakapag-kinetic field siya. Kaya okay na yan, palag-palag na. 2028 yung score natin na Hurricane Pike para sa Luna. Ninja Boogie. Tuloy-tuloy lang rito sa kanyang spam ang kuya mo. Si Bimbo ba tsaka Raging Patatas? The same? Oh pare, Bimbo, Raging Patatas tsaka si Jay, iisa lang yon. Okay, next item niya is going to be Shiva's Guard. Pero ito papalag niya sa Luna. Pero yung normal attack ng Luna niya, makati na. Meron pang, ay, glimpse back! Yun lang, in-eclipse na sa mukha ang kuya mo. Asan yung disruption? Hindi, Bimbo! Mag-isa dun, well played on the side of Disruptor. Baiting that Lincolns and then glimpsing back etong si Bimbo. So, Queen of Pain down on the side of Mineski. They can now push dito if they want to. Para sa Evos, pero hindi. Nag-TP out na Invoker, pati Luna. Si Abed para Team Onyx. Okay? Team Onyx, kasama niya si Demon. Saglit lang mga tropa. Ayan na naman yung laso. Shadow Demon naman ngayon yung nakuha niya. Pero Pit of Malice, eto pag siya Miracle, nakapag-BKB yung Batrider. Pero is it going to be too late? Pero hindi, buhay pa siya rito. Inahabol si Ninja Boogie, pati si Miracle, Lucent Beam. Pero yung Queen of Pain, 35 seconds pa, namatay yung Disruptor. Shadow Demon next to fall, 1-for-1. Bit of Malice na naman, Omnislash committed, 2-for-2, pati yung Invoker mamatay pa, Invoker namatay pa nga, hinahabol yung Luna, pero yung move speed, sobrang laki na ng move speed niya. Ito na lang sa likod, yung Bounty Hunter, Impel did connect, and then yung normal attack, 4 heroes dead, kahit walang, ito ang, kahit wala yung Queen of Fate, they were able to get that one. 22-32 yung score natin. Miracle, farm-farm lang. Roshan, boy ha, pwedeng-pwede nilang kunin if they want to. Pero tutuloy sila sa gitna rito, 38 seconds bago mabuhay yung Invoker. Palag-palag naman yan, mga chong. Ito na yung tier 3 tower, kinukuha na. Steady Golden pa rin. Ayan si Miracle.
Nakuha na. And then etong Medrax, kinukuha na rin mga tropa. Easy for Mineski. First rocks of the game, sila yung nakakuha. Uy, nagkahiyaan pa. Ayan si Raging Potato. Dark Rift, pataas pa yan. And in Dark Rift, pataas yata. Ayan na nga mga chong. So kailangan mag-ingat. Na-disrupt na yung Luna rito. May BKB yan. Lalaban yung Luna pero yung Sunstrike getting that kill. May hinabol na iba etong heroes na Mineski, or they went for Roshan. Ayan nga, Roshan nga yung kinuha nila, mga tropa. So 23-32 yung score natin. Still in favor of Mineski, mga tropa. Ayan na, bumaba na 10k na ulit yung lamang nila. XP 15k for Mineski. Steady, guys. Ayan na si Luna. On the way na sa gitna. Magba-butterfly na yung Luna rito. Ayan. Grabe na yung item ng Luna. Win of pain naman after an explosive start. Ayan na naman yung Kyup. Diyos ko Lord. And then that Eclipse tsaka Static Storm, pero yung damage kulang, ha? Kulang yung damage dun. And then ito, Pit of Malice, nahuli yung dalawa. All the way na naman si Merakel. Yung Tornado hindi sumakto, given yung Omni Slash. May hinahabol si Bimbo rito, pero hindi, out na daw. Ang kunat na ni Bimbo, seryoso. Ganito ako mag-Queen of Pain, eh. Ganito ako mag-Queen of Pain. Diyos ko Lords. Ayan na, may nahabol. Aray ko be, steady gold tip lang, pero palag-palag naman. 23-33. Happy feel. 23-33 tayo. Inaantay natin. Eto na. Mineski. Tier 3 tower, kinukuha na ng kuya mo. Pangalawa, ay, blooming in agad si Bimbo. Alam niya, walang mga SS eh. Walang static storm. And then na nga, unang nahuli sa likod, Luna pa yung unang namatay. Pinokus siya ni Merakel. May buyback pa yung Luna. Walang buyback yung Luna. Ayun lang. Nag-fall short yata. Etong Evos, mga chong, lumalaban eh. Pero ito, walang buyback yung Luna. And this is going to be Mega Creeps, at least on the side of Mineski. Pero ito, kinol na nila. Good game. Already called by EVOS Esports. Mineski getting the series clean 2-0, mga tropa. Clean 2-0 yung nangyari dito. So 4-0 na ngayon yung Filipino team. Asa na yung ating overlay? Aha. Oy, ang taas. So ayan yung nangyari, mga chong. Aha. So Mineski, mga tropa, 2-0 dito sa EVOS Esports. Oh, may nag-invite pa. Yun lang. Pero saglit lang, bigay ko sa inyo yung winner ng ating asa ni Revlo natin. So ayan na, draw a winner tayo, mga tropa. Draw a winner, and our winner is for our bundle giveaway, FFX Cassidy 19. So FFX Cassidy 19, you'll be given a bundle dito ni paring Michael Angelo Sumil. So be sure to go lang with your trade link, and he'll be giving you your item. Okay? So guys, medyo masama yung pakiramdam ko, seryoso. And magkakasakit yata ako. Galing rin ako sa biyahe kanina. Sipon ba ako? Pero yun, tuloy-tuloy yung pro dota natin. Pahinga ko to ngayon para tomorrow hanggang WESG. Ayoko na kasing pagka pinilit pa natin, baka mamaya lalo pang lumala. Hindi pa tayo makapagkas ng WESG. Pero may laban dapat, Happy Feet mamaya. Ikakas ko dapat. Pero sinisipon nga ako, and pag lumala to, mahirap na. Baka hindi tayo makapag WESG. So I think pahinga ko muna to, and then tomorrow kita tayo. Tomorrow meron ulit tayong Mineski na laban bukas. Okay, bukas ulit yun, alas 4 Mineski. Ikakas natin yun, mga tropa. So be sure to be there. Pero paring FFX Cassidy,
Go to paring Michael Angelo Sumil and we will be right back tomorrow, pare, for Pro Dota Cup. Tapos tuloy-tuloy na yan hanggang Star Ladder Qualifiers. Araw-araw.